Maliban nga po mga idol sa posibleng pag-tandem ni na LeBron at Curry sa iisang team na nire-request ngayon ng mga fans, meron na naman nga pong lumabas na dalawa pang superstar ang posibleng sumunod sa kanila. Ito nga ay sina Luka Doncic ng Dallas Mavericks at si Nikola Jokic ng Denver Nuggets na nagsama pa lamang sa iisang team sa ginanap na farewell game ni Goran Dragic. Sa katunayan ng dating NBA player na nga po na si Dirk Nowitzki ng Dallas Mavericks ang nagsabi na umaasa siya na magkakasama ang dalawa sa iisang team at gusto nga po niyang mangyari ito sa Dallas Mavericks. Yes mga idol, kasalukuyan na nga pong nire-recruit ngayon ni Nowitzki si Jokic para lumipat ito ng Dallas Mavericks. Ngunit mukhang imposible rin naman nga itong mangyari dahil ayon sa naging pahayag ni Nikola Jokic sa media, bagamat gusto niya ang ideya na pagsasama nilang dalawa ni Doncic, ayaw rin naman nga po niyang umalis sa Denver Nuggets. Gustong-gusto nga po niya ang lugar ng Denver at ang trato sa kanya ng kanilang organisasyon, kaya si Luka Doncic na lamang nga ang mapipilitang lumipat sa Denver Nuggets. Samantala, dito naman, marami nga po mga idol na mga fans ng Los Angeles Lakers ang hindi natuwa sa naging prediksyon ng ESPN. Ayon nga po dito, naniniwala ang ilan sa mga analyst na magiging isa ang Lakers sa mga worst team next season, kung saan inaasahan nila na makakakuha lamang ito ng 44-38 losses record sa West at papatak bilang pang-11 sa West, which is hindi sila makakapasok sa playoffs. At isa sa mga rason niyan dahil kawalan ng malaking pagbabago sa lineup, pagkakaroon ng napakaraming mga rookie, at higit sa lahat ang pagkakaroon ng first-timer na head coach sa isang NBA team. Ngunit ayon sa naging pahayag ni LeBron, hindi na nga ito bago sa kanya at sa kanilang team since matagal na nga po silang hindi nire-respeto at minamaliit ng ESPN. Kaya wala nga sila ditong magagawa kundi patunayan na mali ang mga pinagsasasabi ng ESPN sa pagpapakita nila ng tunay na potensyal ng kanilang lineup next season. And speaking of LeBron, kahit kagagaling pa lang nito sa kampanya ng Team USA, nag-iinsayo na nga agad ito sa loob ng pasilidad ng Lakers. Sa kabilang banda, isa at kalahating buwan bago magsimula ang unang game ng Golden State Warriors sa preseason, kailangan na nga po ng kanilang team na i-test ang kanilang bagong lineup sa ginagawang practice. At dito nga gumagawa ang kanilang head coach ng ilang game plan at rotation. Sa katunayan, ayon sa ibinalgar na balita, balak nga nitong ilagay ang kanilang batang player na si Brandon Podziemski bilang kanilang full-time starting shooting guard next season. Yes mga idol, siya ang napili ni Coach Steve Kerr bilang papalit sa pwesto ni Klay Thompson. Ibig sabihin, paglalaroin nga po nila ng off the bench si Buddy Hield na sana isa sa mga inaasahang papalit sa role ni Klay Thompson. Maliban nga po mga idol kay Podziemski, ilalagay rin naman ni Coach Steve Kerr si Stephen Curry, Andrew Wiggins, Draymond Green at Trace Jackson Davis. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.